Matapos nga matalo ng Barangay Hinebra mga bro noong Game 3 dahil sa crucial turnover ni El Etinorio, maraming ang fans ang nagalit, pero may good news nga para sa Barangay Hinebra. Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So dahil nga sa pagkakamali ni El Etinorio mga bro, maraming ang fans ang nagalit sa kanya. Pero hindi lang naman yan isang beses nangyari mga bro, kundi dalawang beses na. Hindi sa pinagtatanggol ko yung pagkakamali ni El Etinorio mga bro, pero hindi talaga maiiwasan ang ganong error. Kung tutuusin mga bro, isa rin si El Etinorio sa naging dahilan kung bakit nasa semis ang Barangay Hinebra ngayon, dahil sa kanyang magandang nilalaro. Pero kung nangyari yung ganong error ni El Etinorio noong do or die game nila laban sa TNT Tropang Giga, ay malamang wala ng Barangay Hinebrang lumalaban sa semifinals ngayon. Kahit natalo man sila mga bro, good news pa rin naman ito para sa Barangay Hinebra, dahil kahit wala si Japheth Aguilar dahil sa injury, ay kaya naman nilang talunin ang Inlix Road Warriors. At maging aware na itong Barangay Hinebra na huwag silang maging kampante kapag kalaban nila itong Inlix Road Warriors. Dahil nga sa nangyari noong huling laro mga bro, paniguradong babawi itong Barangay Hinebra sa Game 4. Hindi rin naman natin masisisi yung ibang mga fans mga bro kung galit sila kay El Etinorio, dahil bitiranong gwardya nga itong si El Etinorio mga bro, pero nag-commit siya ng ganong error sa crucial seconds. Abangan na lang natin sa Game 4 mga bro. Paniguradong babawi itong si El Etinorio sa kanyang nagawang error. Isa pa mga bro, dala na rin siguro ng pagod yon, dahil maikli nga lang ang naging rotation ni Coach Tim Cone. Grabe lang din talaga yung ginagawang sipag ng Inlix sa laban na to mga bro, kaya deserve din nila ang panalo na yon upang i-extend ang series na ito. Makikita naman natin na ginagawang advantage talaga ng Inlix yung pagkawala ni Japheth Aguilar, kaya namiesta si Raul Soyud sa ilalim. Kailangan din bantayan ng Barangay Hinebra sa laban na ito mga bro itong si Philip Panyamoga na naging magic bonot ni Coach Yenggyao, dahil kilalang shooter din ito ng Inlix Road Warriors. Tapos yung depensa nila mga bro ay kailangan pa rin nilang higpitan at limitahan itong si Cameron Clark. Ikaw bro, para sa'yo, tatapusin na kaya ng Barangay Hinebra ang laban sa Game 4 o ma-i-extend pa ito ng Inlix sa do or die game? Mag-comment ka lang dyan sa baba at babasahin nating lahat yan.